Hello mga kapamilyan, narito na naman muli ako ang inyong kapamilya na Sharios. Ngayon, ang ikukwento naman natin ay tungkol sa vloggers na si Denso Vloggers. Ang nagustuhan ko sa video niyang ito ay tungkol sa mag-asawang naubusan ng pamasahe. At itong mag-asawang ito ay natulog dahil nga wala na silang pamasahe ay nakipagsapalaran doon sa kalsada hanggang sa nagpaumaga sila dahil wala na nga silang pamasahe. At nilakad nila mula sa ospital hanggang doon sa malapit sa kamag-anak ng babae para doon na silang makipagsapalaran ng makahingi ng tulong para makauwi sila sa kanilang bahay. Ngunit, sabi nga, hindi lahat na malalapitan natin ay lahat ay meron din. Kaya bago tayo kumilos, lagi tayo mag-pray muna. Pray muna tayo, ano man ang problema natin, ay lagi muna tayong magdasal. Sapagkat ang Diyos ay nakikinig naman sa atin, lalo na kung kaintim at talagang higit tayo nangangailangan ng tulong, God will make a way kapag talagang inuna natin, isang guni ang Diyos kung anong kailangan natin. At itong asawa niya, itong babae, ay nakipagsapalaran doon sa kanyang kamag-anak. Naglakad siya, papunta. Iniwan niya ang mag-ama doon sa kalsada. At tababang naman yung babae na doon, ay dito naman sa parte ng lalaki, may isang vloggers na dumarating. Si Dancio dumate. Ay, nakita ang batang umiiyak na sa gutom. Dahil nagugutom na ang bata, wala silang pagkain. At dahil nga God knows, sabi nga, di ba? Totoo po yun. Pag tayo na nasa kagipitan, God will make a way. He magpapadala yan ng mga anyel. Tandaan natin, ang Diyos, hindi man natin siya nakikita, pero maraming bagay siyang gagamitin. Maaaring tao, bagay, lugar, oras at marami pang iba. Gagamitin na niya yan para maging instrument niya sa pamamagitan ng pagtulong sa atin at sa pagsasaklolo sa atin. Kaya lagi tayong maniwala na tayo ay hindi pababayaan ng Diyos at hindi iiwanan ng Diyos. At dahil nga po ay napansin sila ni Dencio, ay natulungan kagad sila ni Dencio. At hindi naman alam ni Dencio na itong talagang mag-asawa ay ginagamit din siya ng Diyos. Ay talagang sobra pala ang pangangailangan itong mag-asawa. Siguro nung time na yan, hindi pa nangyayari yung eksenang yan, ay alam na talaga ng Diyos ang kanilang desire. Ang naman ang desire nila, ang makauwi na lang sa probinsya. Kasi ang hirap ng buhay nila dito sa Maynila. Sila mismo ay naiiyak sa hirap ng buhay nilang dinadanas dito. Dahil una-una wala sila gaanong kamag-anak dito. Pero at least doon sa lugar ng probinsya, nandoon marami silang malalapitan na kamag-anak, kapatid o sino paman. Dito, iilan lang. So, katulad nga ng babae, pumunta pa doon sa kanyang kamag-anak. Ngayon ang tanong, may nangyari ba sa kanya? Dahil hindi siya nagdasal, siguro kaya hindi, kaya walang nangyari. Kaya sa kailangan, bago tayo magawa ng isang bagay, pray muna. Isang guni muna natin. Sabi nga po sa Bible, isang guni mo sa Diyos ang iyong mga plano upang ikaw ay magtagumpay sa lahat ng bagay, kahit anong pangyayari. Nakakatakot man yan, pray muna tayo, pray. And God will make a way. Siya ang kikilos talaga. At dahil nga siguro, kasi gano'n naman talaga tayo minsan eh. Sa tao tayo maasa kagad eh, no? Sa tao kagad tayo mini. Siyempre, nakikita natin. Ang Diyos nga naman, hindi natin nakikita. Hindi natin alam kung paano nga maiabot ng Diyos ang pangangailangan natin. Paano maiabot ng Diyos ang kailangan ko? Kailangan namin pamasahe. Maibibigay ba ng Diyos ang pamasahe ko? Siyempre, mga ganun minsan, eh, di ba? Pero hindi nila alam anong ibig sabihin ng galaw ng Diyos. Pero sabi nga, ang galaw ng Diyos ay laging pamamagitan rin ng kapwa natin. Kaya, hindi kailangan lagi tayo umasa sa Kanya na maniwala sa Kanya na meron siyang gagawin na tutulungan niya tayo. At dahil nga doon, umasa siya sa kamag-anak muna niya, ang babae ito, at hindi muna siya nagdasal, kaya dumating siya doon sa asawa niyang bigo at malungkot. Pero, ganun pa man, na siya ang nasupresa. Siguro habang naglalakad siya, nalulungkot na siya, alam na ng Diyos ang kanyang iniisip, hindi pa siya nakakapunta doon, alam na ng Diyos ang mangyayari.
Kaya pinadating niya si Densyo para matugunan ang paa at siya ang masupresa. Dahil nasupresa siya dahil meron na itong kinakain na Chicken Joy at kanin ang kanyang ang mag-ama, samantala ang babae ay pagod na pagod at gutom na gutom. At talagang sa sobrang ano niya sa sarili, pagod. Siyempre, masakit pa yung kalooban niya dahil siyempre, hindi niya ma-expect na sarili niyang kamag-anak, hindi siya natulungan. Tandaan po natin, hindi lahat ng oras ang ating malalapitan ay meron din. Kaya dapat natin maintindihan din yan. Kaya nga sabi, huwag tayo masyadong umasa sa tao. At huwag tayo mag-expect something agad sa tao. Kasi hindi lahat ng tao meron din. Kaya dapat maalaman din natin yung side nila, maunawaan din natin. Ayun nga po, at natuwa ang mag-asawang ito, natugunan sila at umiiyak ang mag-asawang ito dahil kahit pamasahin nga wala sila. At yun nga, tandaan natin, everything happened for a reason, we have a reason. Nabuna ako. For a reason. Kasi may magandang plano ang Diyos kaysa sa plano mo. Kung maaari yun, katulad ng nangyari sa kanya, nagplano siya mag-isa, in-expect niya may makukuha siya doon sa kamag-anak, pero bandang huli, wala siyang napala. Pero ang plano ng Diyos ay meron itong tao ito, masigit na ibibigay ang tagit nilang pangangailangan. Dahil kay Densyo, natugunan ang kanilang matagal na hinihiling na sila ay makauwi na ng probinsya. Hindi lang sila isang beses nilulungan ni Densyo, dalawang beses at sa pangatlo ay binigyan sila ng pamasahe para makauwi na sa probinsya. At labis-labis na tutuwa itong mag-asawa, lalo na yung babae dahil niiyak siya. Ay, hindi niya akalain na matutulungan siya ni Densyo. At talaga, syempre, tuwa-tuwa din siya kay Lord dahil, syempre, ang dasal niya, ngayon may isip niya yon. Lahat ng mga ano, no, napakabuti ng Diyos, hindi siya pinabayaan, tinuguna. Marami yan, kapag kanyang mga pangyayari, minsan marirealize natin lahat yung galaw ng Diyos. At yan ay ginagawa ng Diyos para tayo ay maniwala at sa kanya ay umasa. At yun ay naging happy ending dahil nga talagang dahil maganda ang plano ng Diyos, hindi siya na doon sa kanyang kamag-anak pero kay Densyo natugunan ang kanyang pangailangan. God way is a better way than sa ating mga pamamaraan. Kaya hindi kaya minsan intindihin natin mga pangyayari katulad ng mga ganyan na ini-expect mo kamag-anak mo, nanay mo, kuya mo, malalapitan mo pero bandang huli hindi ka matulungan kasi may reason si Lord. Meron siyang masigit na gagamitin na isang tao, isang bagay na masigit na makaka-effort na makakatulong sa iyo sa pangangailangan. Kaya lagi tayo sabi nga rin in every experience of life, good or bad, happy or sad, kailangan ay lagi natin idaan sa pasasalamat. Dahil lahat ng bagay, may magandang reason taga ang Diyos. Kaya huwag tayong ma-disappointed kung minsan hindi natin na ano yung gusto natin. Keep on prayer lang kasi ang sa pamamagitan ng prayer, lumalakas tayo at nagkakaroon tayo ng tibay na loob at pag-asa. Yun nga po ang gagawin natin una, pagka ano man ang problema, isang guni muna natin sa Diyos at ipagkatiwala. At lahat ng mga alalahanin, takot, pangamba, ay talagang aalisin ng Diyos yan. At matututo ka talaga, magugulat ka na lang, andyan na, litas na problema mo, ganon. Pero kapag isip ka ng isip, ano na yan, ganon, ganyan, anako, lalo kang pinaisip, lalo kang malulungkot, lalo kang malulumpaypay, lalo kang manghihina, kaya mo lang, ipagkatiwala mo kay Lord, kung ano yung mangyayari. Ganon. Kasi nangyari din yan sa akin at marami pa nga tao. Kaya napaka, ano talaga, pagka sobrang takot natin, ibigay na lang natin kay Lord. Kasi wala naman talaga tayo magagawa. Ngunit kay si Lord ay may magagawa. Kaya sa kanya tayo lagi umasa, manwala at magtiwala. At lagi nga tayo magdasal sa kanya, magdasal sa kanya at tiyak na tayo pakikinggan nga rin nga po. At anong lagi natin tandaan, dahil ang Diyos ay lagi nakasubaybay, hindi lang basta subaybay yan. Kaya para tugunan, nakasubaybay siya para tugunan ang ating kailangan.
nakakaano pa, alam na niya ang Diyos ko, ano kailangan mo. Kaya alam na kagad niya. Kaya ginagawa niya yung pagsusubaybay para i-provide niya ang ating pangangailangan. Ganun, ganun, ganun siya kabuti, ganun siya kamahal. Kaya, ano man ang ano natin, lagi natin ibigay sa Diyos ang ating pag-asa. Kahit na anong mangyari, ibigay natin ang pag-asa, ang ating pag-asa sa Diyos, sapagkat siya lang taga ang pag-asa natin na makakatulong sa atin. Sa Kanya ay walang mahirap, sa Kanya ay walang imposible. Manuwala lang tayo at laging magtiwala sa Kanya. So, doon lang natatapos ang aking kwentong ito. Hope na magustuhan niyo po ang aking videong ito na mapulutan niyo ng aral. Tandaan niyo, bago kayo magplano ng isang bagay, isanggunin niyo muna sa Diyos para tiyak na kayo ay magtatagumpay. At pangalawa, God have a reason for everything. Lagi lang tayo magkaroon ng pag-asa sa buhay. At lagi tandaan na ang Diyos ay mabuti, na ang Diyos ay mapagmahal. Hindi niya tayo pabaya at kahit anong mangyari. Kahit ano pa pagkukulang natin, ang Diyos ay hindi magkukulang sa atin. Tandaan po natin yan. At then nang on the end, yung mag-asawa ay nakauwi po ng masaya sa kanilang probinsya. At marami silang natanggap na tulong. Buti, kahit sa kabila ng pandemyang ito, ay marami tayo natatanggap din mga blessing, di ba? Mga ayuda, di ba? So, isang malaking blessing na yan, tanda na hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Kaya patuloy lang tayo na manalangin, patuloy lang tayo maging matatag sa ating pananampalataya, at magugulat tayo, mawawala na yung pandemya na yan. Back to normal na tayo. Huwag lang tayo mawala ng pag-asa. Keep on praying lang. Matuto lang tayo magdasal. Magkaisa tayo magdasal. Hindi naman kita nakikita. You need to pray one by one. One to one to God. So, ibig sabihin, sinasanay ulit tayo ng Diyos na manumbalik sa pananampalataya. So, gusto ng Diyos na tayo lahat ay matuto muli magsiluhod at manalangin sa Kanya para manumbalik ulit ang init ng ating pananampalataya. So, doon lang po nagtatapos ang aking video ito. Hope na sana nagustuhan nyo. Paki-press nyo po yung bell button para malaman nyo agad ang bago kong upload. Paki-like and share nyo rin para maging pagpapala rin tayo sa iba. Baka marami dyan nalulungkot. At least, marinig niya ito ay makapagbigay ito ng pag-asa, kalakasan sa iba. Yun lang po, tandaan natin ang ating pag-share ay nakakapagbigay din niya ng pagpapala sa atin. Hindi man kaagad-agad, pero sigurado, tsak, meron. Nandito na po. Thank you for watching me.